umaga na naman po, Buhay Delivery. Mag-iikot po kami ngayon habang maghanap ng magandang balita para sa inyo. Tara! Nandito na tayo ngayon sa may-ari ng Itlog na Pula. Kakausapin ko dahil sa unting panahon lang nagawa niya nagawin na 5 brands sa kanyang negosyo. Halika, samahan niyo ako. Ma'am Grecia, bakit sa dami ng negosyo na pwede niyo pasokin, ito talaga yung naisip niyo na magkayo ng pintog? Business siya ng mother ko. Matagal niya na akong gustong pag-umpisa yun ng negosyo. Kaso ang iniisip ko, yung word na piso nga lang kasi ang tubo. Parang ang konti kung iisipin magtatrabaho sa 500 a day. So hindi ko siya sineryoso. Hindi ako nag-isip na yung piso pala, pag pinagsama-sama mo, malaki rin. So, after 2 years niya ako kinukumbinse, hindi ako nakinig sa kanya. Then, nung time na nabuntis nga ako, hindi ko na kaya alagaan yung pamangkin ko. Actually, kaya naman. Kumbaga, manganganak ako, mahirap para sa akin. Kasi ako nag-aalaga, sinasamuran ako ng brother ko. Ngayon, naisipan ko siyang maghanap ng pwesto para makapag-untay. Actually, mag-go-one year pa lang ako sa business na pagtanto ko na yung piso pala pag sinagsama-sama ko, malaki. Naranasan ko na ano ko yung mga gusto ko yung pwesto. Ayun ma'am, gano'n nakalaki yung parang sabi natin, parang yung negosyo ng mami niya, parang may nanay niya. Ito nagalak ko lang. Nag-start mo si mama, ano pa lang siya, 3 years pa lang, gano'n pa lang katagal. 3 years pa lang? Apa. Sa 3 years ma'am, ano na pong pinagalak mo natin? Yung sa inyo ma'am, yung sarili mo, ano na pong nakuha niyo na beneficyo niyo sa nung nag-start ako December 8 sa kabila, kaso nga naisara ko siya kasi 1 year sana siya nung December 8. Naisara ko siya kasi nga gawa nung nag-pandemic, walang tao. Dito ako mag-focus sa lugar na to. Nung December, nakapagpundar ako ng pagkaano ng isang ba, nakapagpuntar ako ng mukha ko. Tapos then, nung binuksan ko to, nung dito ako nag-home, actually, naging mahirap yung pandemic, pero malaki ang naitulong para sa akin. Sa amin, mga food provider, kasi nga hindi siya kasama sa lockdown. Kasi nga, hindi sa mga tao, lalo na sorted egg, pwede siya maging inbaka sila para. Malaking naitulong sa akin. Mas naano yung ikot at saka yung... Ayun ma'am, sa ano ma'am, yung bago kayo nagsimula ng itong negosyo na to, piling mo ako ng background ng nagtatrabaho ko ba kayo o negosyo na talaga? Yun nga, kaya nga nung sinabi ko, nag-aalaga ako sa pamangkin ko. Sa akin sa lumaki, from since birth na umabot ng 4 years old. Ako nag-alaga sa kanya. Kaso nga nagkaroon ako ng baby. Ayun. Ma'am, ano, bigyan mo nga ako ng additional experience mo sa tindahan mo, sa pagkakula. Tignan nyo kami ng sekreto kung paano ito dito ka. Ano sekreto nyo? Bakit? Because kung ano mo, balik na balik sa inyo. Dahil na nila, pari-pari ang tao. Sa akin lang, magiging honest kami sa mga customer namin. Pag tinatanong nila kung maganda ba, hindi naman sa
pag ano sinasabi namin kasi sabi ba namin gawa quality kasi nagsisilaw kami, tinatanggal namin yung bulong, hindi kami nagsasama ng mga basag, lahat tanggal. And ang isa pa sa gusto ng mga customer, pinapipili namin sila sa mga maalat. Pero at paano yung paggawa nito, gano'ng katagal ma'am bago po makagawa ng isang masarap na itlog na maalat? Gano'ng po, gano'ng sikrito nyo? Gano'ng katagal nyo na minsan po, 18 days minsan pag may nagre-request na customer na ayaw nang masyadong maalat, binababaan namin yung edad. Hmm. And ma'am, yung payo nyo po sa tulad ko na nagdi-deliver, yung may bibigyan nyo sa amin na payo na nakita kayo namin, napanood, pwede pala kami mag-negosyo ng ganito din, pwede kayo namin gayahin. Ano po yung bibigyan na payo sa amin? Sa akin lang, sa dami kong naranasan, wag isipin nyo kung gaano kalaki yung kikitain sa isang araw. Huwag mong isipin na yung piso lang eh napakaliit. Sa negosyo, hindi natin kailangan yung kumita agad ng malaki. Magsisimula tayo sa maliit. Ang piso pag pinagsama-sama, malaki rin. Kaya sobra akong nang hinayang nung time na pinagsisimula ko ng mother ko, hindi ako nakuha. Malaking bagay pala yung piso pag pinagsama-sama. So, itong shop na to ma'am, itong negosyo na to, mayroon na kayong brands nito? Ang bali, 5 na, kasama yung nasa bahay. 5 brands na po? Okay. Ilang taon po yung nagawa? Gano'n po kabilis yung paglagay po ng brands? Nito lang pandemic. Ganon po siya kabilis dumami? Noong inanon namin siya kasi nga, naisip din namin na maganda rin naman pala yung palalabas sa nung ano. So, ibig sabihin ma'am, lahat na brands na yon na 5, yung puna nun dito nanggaling sa itong brands na ito? Opo. Actually po, yung iba naman, marami din po kaming sinusuplayan. Si mama, ang ginagawa, utang, bayan, para lang makatulong lang din siya sa iba. Kumbaga yung iba, pinakokonsay niya, pagkaubot, bayan, utang, bayan. O, ibig sabihin ma'am, yung negosyo talaga, wala talagang sikreto. Pero ano man yung... Wala naman po, nasa pag-handle niya lang, sa diskarte po talaga. Yung pinakasikreto ma'am, bakit ganun kabilis na gawa niyo na pag nakita ng tao, uy, pwede pala ako na toxic ka, ganun na kabilis na gawa niya, napaunlad niya, napalaki niya, baka meron kayong pag-sikreto ma'am na ma-share sa amin. Sipag at saka lang talaga, wag mang, kung malugi man, dire-diretso pa rin, wag panghinaan ng loob. Yun lang talaga. Wag din mag-isip na piso lang, parang worth it. Walang mararating, gano'n. Ayun ha, wag maliitin ang piso. Dahil ang piso ang simula ng pagyaman nyo. Tapos na naman ang isang buong araw namin na puno ng impormasyon, itik sa kalaman, buhay delivery para sa aming mga suki, bagong suki. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng aming serbisyo. Laging tandaan, sipag, tiyaga, tamang diskarte.